Dahil sa trabaho ko, kahit papaano, umayos ang buhay namin ng mga kapatid ko. Hindi marangya, sapat lang para matugunan ang mga pangailangan namin mga magkakapatid. Naibibigay ko ang mga kailangan nila sa araw-araw. At na yung mga sa eskwelahan. Nakakatuwa lang dahil kapag nakikita ko silang nag-aaral, nakikita ko na nailalayo ko ang mga kapatid ko sa klase ng buhay na dinaanan ko nung kaedad ko sila. Ngayon, mga kids, mag-magic si Kuya Pido. Kaya nga naisip ko ng tumulong na din sa mga ibang bata. Mga bata na napapariwara katulad ko. At ang mga ginagamit kong paraan para maibalik sila sa tamang landas ay ang dalawang bagay na tumulong sa akin magbago. Ang magic at katatawanan. Welcome, mga kabataan! Nandito ulit si Pido, the magician, para makita kayo ulit na Salamanca. Dahil ang sabi nila, ang mga batang masaya nakakalimot ng problema. Mas madaling makahanap ng paraan ng masenso at dumiskarte sa buhay. Ah, sir, ito na ba yung mga laruan na pamimigay sa batang lansangan? Oo, charity event daw nila, madam. Eh, sir, yung request ko po, na hinihingi ako na isang box ng laruan para doon sa lugar namin. Napaalam yun ba kay ma'am? Eh, paalam ko na yan. Sa'yo na yung isang kaon. Talaga, sir? Okay na? Wala pa approval sa itaas. Pero okay na yan. Napaalam ko na. Sa'yo na yung isang kaon. Ako, sir, maraming salamat po sa inyo, ha. Sigurado ko yung mga bata sa amin matutuwa yun dahil meron na silang bagong laruan. Salamat po, sir. Yeah. Kunin ko na, ha? Yeah, dali po na yan. O mga bata, ito na yung pangako sa inyo ni Kuya Pido, yung mga laruan na galing sa pinagtatrabaho ko sa Toy Company. O ito, simulan natin dito, Oni. Ito, ayan. Ito, si ate, ayan. Salamat, Kuya Pido, ah. Daig mo ba Santa Claus? Kahit di Pasko, nangigay ka ng regalo. Basta isipin nyo na lang ako sa Santa Claus. Kapag mabait ang bata, may laruan. Pero pag salbahe, may kuro. Baby, relax. Sige, o, yan. Salamat, Pido, ah. Dati-rati, isa ka sa problema sa lugar natin. Ngayon, isa ka sa magandang halimbawa, di lang sa mga kabataan, kundi sa aming lahat. Maswerte kami at nagkikapitbahay ka namin. Ako, ate, ako dapat magpasalamat sa inyo. Dahil inahayaan niyo akong tumulong dito sa lugar natin. Oh, ito na. Kaya? Ang sarap ng pakiramdam pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Ang pangarap ko nga noon, kung magkakaroon ako ng mga ekstrang pera, gusto ko magpatayo ng eskwelahan dito sa lugar namin. Kasi kawawa yung mga bata rito, hindi sila nakakapag-aral eh. Basta marami akong gusto noon. Marami akong pangarap, hindi lang para sa sarili ko. Hindi lang para sa mga kapatid ko, pati na lang sa mga bata na nandito. Kaya lang, parang isang magic na bigla na lang naging imposible ang lahat ng yon. Nagulat na lang ako nang pagbalik ko sa opisina. Hinuhuli na ako at pinagbibintang ang magnanakaw. Nanakaw ka, no? Hindi ako magnanakaw. Baka nagkakamali kayo. Mang, kapag ikaw kumukuha ng kaon ng mga laruan? Ah, yung bisya sabi niyo, isang box? Hindi, alam ng bisor ko yun. Nagpaalam ako sa kanya. Minungaling ka, magpapalusot ka pa? Hindi ako nagpapalusot. Totoo yung sinasabi ko. Ah, madam, ito po yung magnanakaw. Nawa nito. Madam, hindi po totoo yun. Hindi po ako magnanakaw. Pinahuli ako ng amo ko. Ang pangalan niya, Ana Manalastas. Kahit magpaliwanag ako sa kanya, hindi niya ako pinakikinggan. Mas nakikita niya kasi yung nakaraan ko eh. Hindi ko punin ako ng isang box. Nagpaalam po ako sa bisur ko at sinabi niya okay na daw sa inyo. Huling-huli ka na? Magsisinungaling ka pa? Nakausap ko na yung sinasabi mong bisur. I've clarified things with him. Sabi niya, wala siyang sinasabi na pwede mo nang dalhin yung mga kahon ng laruan. Pero madam, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya harap niyo pa sa akin yung bisur ko. Sabi ko sa inyo, hindi talaga ako magnanakaw. That won't be necessary. These documents will prove everything. Marami ka ng records sa barangay. Dati ka na rin laman ng mga blotter reports. Hindi ko nga alam kung paano napuntang isang katulad mo sa aking factory. Nalusutan mo ako. But not this time. Kunin niyo na yan. Ikulong niyo na yan. Pero madam, hindi talaga ako magnanakaw. Patawarin niyo na po ako, madam. Sige na po, madam. Patawarin niyo na po ako. Hindi talaga ako magnanakaw. Paano kita papatawarin? Hindi ka man lang umaamin sa kasalanan mo. Sige po, madam.
Inaamin ko na po. Ako po ang nagnakaw. Sana naman po patawarin niyo po ako. Ayoko pong makulong eh. Dahil umamin ka na, hindi na kita ipapakulong. Pero hindi ka pwede magtrabaho sa factory ko. Hindi na. Dahil hindi ako nag-aalaga ng magnanakaw. You're fired. Kuha mo? Ang masama pa nito, binawi yung mga laruan na pinamigay ko sa mga bata. Dahil sa ginawa nila, nagalit sa akin ng mga magulang ng bata. Kasi lumalabas nung ninakaw ng mga bata yung laruan. At ako sinisisi doon. Pero mas malupit pa ang sumunod na nangyari. Ano bang nangyari? Doon sa pinagtatrabaho ng kumpanya, naglabas ng notice to the public na hindi na ako konektado sa kanila. At nakalagay pa rin doon ang kasalanan ko yung pagnanakaw. Nagnakaw daw ng mga laruan? Di ba sinabi ko naman sa'yo, Katkat? Hindi totoo yan. Napagbintangan lang ako. Ang salbahe naman nila, Kuya! Dapat, labanan natin sila! Hindi natin sila kaya, Oli. Masyado silang mayaman tsaka makapangyarihan. Ano na tayo niyan, Kuya? Wala ka ng trabaho. Sa tayo kukuha ng panggastos? Basta, huwag kayong mag-ala. Ako ang bahala. Maghahanap ako ng trabaho. Oo nga, ate. Pag sinabi ni Kuya siya ang bahala, siya ang bahala. Yan ang gusto ko sa'yo. Oh, alam mo, ha? Alam mo, di ko mahuli yun, ha? Basta, magkahanap ako ng trabaho para sa inyong dalawa, ha? Pero, hirap na ako kumuha ng trabaho ngayon. Dahil nga sa record ko. Yung ibang kumpanya, blacklist na ako. Tapos yung mga taga-HR naman, kilala na yung mukha ko dahil nagkalat nga sa diary na magnanakaw ako, di ba? Sobrang hirap na ng buhay ko ngayon. Pero kahit papano naman eh, kung yung mga pangailangan ng mga kapatid ko, nabibigay ko pa rin sa kanila. Pero may trabaho ka naman ngayon. Oo, may trabaho ko. Pero kailangan ko magtago sa maskara eh, para kumita ako. Eh, ginagawa ko naman lahat ng yun para sa kanilang dalawa eh. Pero di ba, at least kahit papaano, kumikita naman ako, di ba? Di ba, Onin? Opo. Napir! Hop! Kala mo, makakaligtas ka na, no, ha? Ha? Eh, lalaro lang po kami ni Kevin, ha? Oo, sige. Tara, Kevin, laro tayo na. Sa bahay, ha? Oh, nandito pa rin kayo? Eh, Pido, kasi gusto ka naman talaga namin tulungan. Sana pakinggan mo naman kami. Ang kailangan kong tulong, yung racket. Racket? Pwede ka naman namin bigyan nun, ah. Pero hindi lang yun yung kaya namin ibigay sa'yo. Ano? Pangarap? Alam niyo yung mga kapitbahay ko dito? Walang pakialam sa pangarap ko. Dahil akala nila magnanakaw ako. Tapos kayo, kakikilala ko lang, pakikilaman nyo yung pangarap ko. See? Yan ang sinasabi namin. Huwag kang magpapadala sa tingin ng ibang tao. Lalo na't kung alam mo namang hindi totoo. Ma, Kuya, tama din naman ang sinabi ni Ana. Ma. Tama ka na. Tatama ka sa akin. O sige, ganito na lang. Yung pangarap na sinasabi nyo, hindi na uso sa akin yan. Mula na mangyari lahat ang gulo sa buhay ko, ayoko ng mangarap. Okay, baka maiyak pa tayo rito, saan pa tayo mapunta? Aalis na ako dahil niracket pa kami, ha? Halika na, Onin. Babu. Oh, madam. Paano ba yan? Eh, mukhang ayaw magpatulong ni Pido, eh. Hindi pwede. Mission ko si Pido, kailangan ko siyang tulungan. Tama si best friend, ate.
Kawawa naman si Kuya Pito tsaka si Onin. E paano nga natin sila tutulungan kung yung target mismo ang ayaw magpatulong? That never stop us before, right? Makakaisip rin tayo ng paraan. Believe din naman talaga ako sa gusto mong makatulong sa kanya, madam, eh, no? Para lang makaiwas talaga sa mission sa anak mo. Sophia, mission ko rin si Pido. Kapag hindi ko maiayos ang kanyang buhay, mapupunta ako sa impyerno. Let's just do this, okay? Hoy, sabi mo eh. Tara. Maraming salamat, ha. Nag-enjoy yung anak ko. Ito nga pala, oh. Salamat, ha. Ah, pare, pwede mo nang hubarin yung maskara mo. Total, eh, tapos na naman yung palabas. Tsaka, para mapasalamatan ka na rin namin ng maayos. Sige na, pare, hubarin mo na. Ikaw pala yan. Pasensya na. Hindi kita nakilala kasi nakamaskara ako eh. Please, Pido. Wala naman. Pido? From high school? Wow! Ikaw pala yung magician. Oo, ako nga. Kamusta kayo? Ito, engineer na ako. Kontratista ako ngayon sa City Hall. Patunayan, kakatapos ko nga lang ng isang proyekto para sa isang eskwelahan eh. Tsaka ito si Olive, kaka-promote lang din bilang assistant manager ng isang bangko. So, ikaw, ano nangyari sa'yo? Kala ko ba mag-education ka para maging teacher? Ba't napili mo maging magician? Honey, ito kaya yung passion niya. Kita mo naman, di ba, kanina? Ang galing-galing niya. Oo nga, magaling ka nga. Congrats, pare. Happy to. Salamat, salamat. You're the best. Thank you. O, so paano, ha? Umami. Sige. Ingat kayo, ha? Madam! Oh, ba't gising ka pa? Hindi pa ako inaantok. Bakit? Iniisip mo ba yung anak mo? Ano iniisip mo? Sarili ko. I can't believe na I turned a person's life upside down dahil lang sa isang kapirasong papel. Hinusugahan ko siya na dahil sa mga nakita kong mga records niya sa barangay. Hindi ko nga pinakinggan yung katwiran niya dahil sa nakaraan niya. Hinusugahan ko na isa siyang magnanakaw. Dahil lang sa dati nang naging kasalanan. Eh, hindi lang naman ikaw, madam, eh. Pati yung mga ibang tao. O yung mga kapitbahay ni Pito. Yung tiga-opisina na inaplayan niya ng trabaho. Lahat yun, ha? Hinusgahan siya dahil sa isang kapirasong papel. Isang kapirasong ad sa dyaryo na ipinalabas ng kumpanya mo. Na hindi naman totoo. O ngayon, tignan mo, ano? Lahat sila tingin sa kanya. Magnanakaw ni hindi man lang nila kinilala kung sino ba tong taong to, kung ano bang klaseng tao si Pido. O ayun, hindi nawala ng tiwala sa kapwa. Nawala ng tiwala sa sarili. Kaya nga diba sabi mo, tumigil ng mangarap? Ay, at lahat ng yon dahil sa maling paghuhusga mo sa kanya. Inaamin ko naman eh. You don't have to rub it in, Sophia. Alam ko naman kung ano yung maling ginawa ko kay Pido. Kaya nga, diba,
Hindi ako papayag na hindi niya tanggapin yung tulong natin sa kanya. I'm going to do everything para burahin yung mga maling paghuhusga sa kanya ng mga taong sa paligid niya. Alam ko after that, maibabalik ko lahat ng mga sinasabi mong ninakaw ko sa kanya. Kuhang-kuha, madam.